So ngayong araw mga tol, nandito tayo sa Royce Motorcycle Rev Zone, Cabanato 1 City. So nasa harapan natin ngayon ang 2023 Yamaha Mio Gravis 125. So yun mga tol, ano, ito nga yung bagong version ng Yamaha Mio Gravis 125. Ano, mas pinangas pa siya mga tol kung makikita nyo sa personal, talagang napakaganda. So sa previous model niya mga tol, may pagkabilugan pa yung datingan ng front end niya. Dito mga tol, sa 2023 version, mas pina-sharp na yung design niya dito. So talaga mas pinaangas pa ni Yamaha yung bagong design nitong Mio Gravis 125. So bago ang magpatuloy mga tol, pakisubscribe muna ng ating channel at pakion na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. So isa-isayin natin mga tol yung detalye ng Mio Gravis 125 na to, then alamin natin kung magkano ba yung presyo nito dito sa Royce Motorcycle Rev Zone, Cabanato 1 City. So pagdating mga tol dito sa cover ng handlebar niya, kung dati sa previous model kung makikita natin, plain lang siya na wala siyang masyadong edge. So itong 2023 version mga tol, talagang niredesign din ni Yamaha, no? Meron na siyang mga cuts dyan na design. Kumbaga mas sharp na yung design niya dito sa cover ng handlebar. Then pagdating naman mga tol sa part na to, niredesign din ni Yamaha to. So meron tayo ditong emblem ng Yamaha. Then dito naman sa part na to, andito yung branding niya na Gravis, ano? So may pagka jelly yung texture niya. And dito naman sa cowling ng headlamp niya, kung sa previous model mga tol, may pagkabilugan yung design ng front end niya. Dito sa bagong version mga tol, mas pina-sharp ni Yamaha yung design dito. So parang nagkaroon ng facelift yung design ng mismong lens ng headlamp, ano? So makikita natin dito parang may mga pangil pa siya dito sa magkabilang gilid. And talaga nagustuhan ko yung bagong design nitong headlamp niya, no? So speaking of headlamp mga tol, LED na yung ginamit dito. Then napakaangas din nung accent nitong daytime running lights niya, no? Meron pa siyang color blue na kulay, ano? So nakadagdag forma din to dito mismo sa headlamp niya. And pagdating naman mga tol sa mga decals niya dito sa front end, dito sa kanang bahagi meron siyang decals dito na stop and start system. At dito naman sa kabila mga tol ay yung branding niya na Mio. So talagang minimal lang mga tol yung mga decals niya, no, dito sa front end. Wala tayong masyado makikita na exaggerated na decals. So para sa akin more on elegant looking itong bagong Gravis 125. And dito naman mga tol sa gilid meron lang siyang Yamaha na decals, ano. So ang talagang mapapansin lang natin dito mga tol ay yung mga edge niya na may pagka-elegante yung datingan. And talagang bumagay din sa body design niya yung bagong design ng front fender natin mga tol. So meron din siyang edge pero talagang andun pa rin yung pagka-elegante ng datingan niya. And pagdating naman mga tol dito sa likurang bahagi ng fairings niya, meron tayo ditong decals na Mio Gravis, ano? So naka-emboss siya kaya napaka-premium ng datingan. And pagdating naman mga tol dito sa taillight niya, napakaganda ng design. Mas sporty na yung design niya compare natin sa previous model. So ang kagandahan nito mga tol, naka-integrated na yung mga flasher niya. So wala siyang mga nakalawit na flasher na isipin pa natin baka mabale. So yun ang isa sa nagustuhan ko dito sa bagong Yamaha Mio Gravis 125. And pagdating naman mga tol dito sa upuan niya, talagang napaka-elegante rin ng design. So yun nga lang, all black lang siya mga tol, ano, tapos meron pa siyang mga stitches. So mas maganda sana kung white yung nilagay ni Yamaha dito. Anyways mga tol, hindi naman makakompromise yung pag-upo ng rider dito. So talagang andito yung comfort na hinahanap ng rider pagdating sa upuan dahil talagang malapad din yung design niya. And talagang nagustuhan ko rin mga tol yung design ng grab bar niya. Simple lang siya pero talagang bumagay din dun sa hubog ng upuan hanggang dun sa design ng taillight. Sa engine niya mga tol, pareho pa rin naman to sa previous model niya. So gumagamit ito ng 125cc engine displacement, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves, fuel-injected, single-cylinder engine. Nakaya mag-produce ng 9.4 horsepower at 8,000 rpm, at max torque na 9.5 Nm at 5,500 rpm, connected to a CVT transmission. At equipped na nga rin to mga tol ng stop and start system kung saan namamatay ang makina kapag huminto. Example mga tol sa traffic light, pag huminto tayo, automatic na mamatay yung makina. Then after lang segundo, pihitin mo lang ang silinyador, aandar na ulit ang makina nito. So features to mga tol para mas tumipid pa lalo ito sa konsumo ng gasolina. Dahil sa ganong senaryo, pag huminto tayo sa mga traffic o sa traffic light ay hindi ito mag-aaksaya ng gasolina habang nakahinto. At ang kanyang fuel mileage mga tol ay umaabot ng 40 to 50 kilometers per liter. So punta naman tayo mga tol sa meter panel. So yun mga tol, ano, naka fully digital meter panel tayo dito. So dito natin makikita yung mga info tulad ng speedometer, odometer, fuel gauge, etc. Then meron na nga rin pala to mga tol na Y-Connect, ano. So kung saan pwede natin i-connect yung smartphone natin dito. So malalaman natin yung kailangan mo na ba ng PMS o yung last parking location, etc. At pagdating nga mga tol sa mga switch dito sa handlebar, dito sa kanan meron tayo ditong switch ng stop and start system. Then meron na nga rin itong built-in hazard, then yung electric push start niya. And dito naman sa kaliwa mga tol, andito yung high and low beam turn signals at yung busina.
And sa susiyan naman mga tol, hindi siya nakakilis, ano, ginamitan siya ng mechanical key shutter. Then sa tabi nito, andito yung fuel cap opener natin para sa fuel, then yung seat opener natin. So speaking of fuel mga tol, ano, hindi na natin kailangan bumaba ng motor para magpa-refill ng gas. So pipindutin lang natin nandito yung fuel cap opener niya o yung fuel refiller niya, ano, napaka-convenient nun mga tol. So meron itong 4.2 liters fuel tank capacity. So ganun din mga tol sa seat opener, ano, pipindutin lang natin mag-open na yung upuan natin. Speaking of seat mga tol, meron tayo ditong 25 liters compartment, ano. So medyo malaki to dahil kasya rin talaga dito yung isang full face helmet. And bukod sa helmet mga tol, pwede rin natin itong paglagyan ng iba pang mga baggage natin tulad ng bag, jacket o yung iba pang mga personal items natin na pwedeng magkasya dito. So balik tayo sa part na to mga tol, ano, meron din tayo ditong power socket para sa mga mobile gadget natin. So hindi na malolobat yung mga gadget natin lalo na kung mahilig tayo mag long ride dahil meron na siya ditong built-in na power socket. So talaga napaka useful niyan mga tol, lalo na kung ang trabaho mo ay delivery rider, hindi mo na kailangan magpa-install ng USB charger. At ang isa pa sa napaka-convenient na feature ito dito sa ilalim o sa bandang baba ng susiyan natin, eh, meron tayong front pocket dito mga tol, kaya lang dito lang sa kanan meron. So magagamit din natin yan mga tol para sa iba pa nating items, ano, mga small items lang tulad ng wallet, coins, etc. And syempre hindi mawawala tong utility hooks. So magagamit natin yan mga tol pag namili tayo, ano, isasabit lang natin dyan, talagang safe na yung pinamili natin. At pag nag-access yung mga pinamili natin at hindi na nagkasya sa utility hooks, syempre meron din tayo ditong floorboard mga tol, o tinatawag nilang gulay board na pwede rin natin paglagyan ng mga extra baggage natin. Pagdating naman mga tol sa suspension, dito sa unahan naka-telescopic fork tayo, ano. Then dito naman sa likod naka-single shock absorber. Then sa mga brakes mga tol, dito sa unahan naka-disc brake siya. Then dito sa likod naka-drum brake. So wala siyang features pagdating sa brakes mga tol, ano, tulad ng ABS o nung combined braking system. Pero ang kagandahan dito mga tol ay meron siyang brake lock o yung tinatawag na handbrake. So magagamit natin yan lalo na kung nagpaparada tayo sa incline o sa mga palusong na kalsada. So pag in-engage natin tong brake lock, syempre hindi basta-basta ang pero aabahan itong motor natin na pwedeng mag-result sa pagtumba ng motor. Pagdating naman mga tol sa gulong nito, sa unahan may sukat itong 100 over 90 rim 12, then sa likod naman ay 110 over 90 rim 12. So talagang may katabaan yung mga gulong nito mga tol. Pero ang kagandahan naman nito, eh, mas stable ito lalo na sa mga lubak na kalsada. So ganun din mga tol pagdating sa city driving. So maganda yung stability niya dahil matataba yung gulong. And pagdating naman mga tol sa seat height, meron itong sukat na 780mm. So hindi siya ganun kataas mga tol. Then meron itong 135mm na ground clearance. Then pagdating naman sa timbang mga tol, may bigat itong 102kg. So yan mga tol ang 2023 Yamaha Mio Gravis 125. So ang SRP nito dito sa Royce Motorcycle Revzone Cabanatuan City ay 93,900 pesos. Kaya sa mga malapit lang sa location na to dito sa Cabanatuan City, kung nagbabala kayong maglabas ng bagong Yamaha Mio Gravis 125, so available dito mga tol, ano. So meron tong tatlong kulay na pagpipilian. So feel free to visit mga tol dito sa kanilang showroom. So hanggang dito na lang muna mga tol. Kung good sa itong video na to o kung nagustuhan mo itong video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.